Plano mo bang mag-vlog gamit ang cellphone? Step by step ay babanggitin ko ang mga dapat mong malaman. Ang una syempre ay create your own channel. Gagawa ka rin ng sarili mong channel name, madaling tandaan at yung catchy. Maganda rin na kung may naisip kang YouTube channel name, ay search nyo muna sa Facebook o kaya naman sa YouTube kung madami bang lumalabas na name ng channel mo. Example yung ginawa ko na Babdrin TV name, ay sinearch ko muna sa Facebook and then sa YouTube. Kung madaming lumabas na ganun, ay hindi ko na yun gagamitin. Dahil wala rin lumabas, ginamit ko na nga yun at dahil yun din ang gusto kong channel name na ipangalan. Siyempre naman, di ba? Kung iisipin na marami kang kapangalan na channel name, ay hindi ka nga madaling matatandaan sapagkat marami kang kapareho. Mas prepared ko na ang channel name mo ay unique. Kung meron na tayong YouTube channel, maglagay din tayo ng profile picture and then banner. It represents your channel. Ganito yon. Ito yung YouTube channel banner ko. So ako, yellow profile ang napili ko. So kung gusto mong malaman kung paano mag-set up ng profile picture, ay ilalagay ko sa description box. Sunod ay ang content. Ano ba ang habit mo? Cooking, gaming, or makeup? Sa akin, ang napili ko ay tutorial and educational vlog. Nag-start ka pa lang sa pagbablog at paiba-iba ang topic mo, ay okay lang yan. Ganyan din ang ginawa ko nung una pa lang ako. Ang mga una kong vlog ay ito. Meron akong ginawang cooking, skincare, marami pa akong iba't ibang topic na ginawa dati. So kung bago pa lang ang YouTube channel mo ngayon, ay pwede kang gumawa ng iba't ibang topic hanggang sa mapili mo ang gusto mong vlog content. So kapag ka nakapag-adventure ka na ng iba't ibang topic at may napili ka na at yun na ang lagi mong pinupost, madali kang matatandaan ng mga viewers mo. Possible na mag-subscribe pa sila sa'yo. So bago natin yung ipagpatuloy ay papalo naman sa aking FB page. Next is target audience. Sino ba ang target audience mo? Bata, teenage, or adult? Ito ay related sa iyong gagawing content. Kung ang target audience mo ay bata or mga mommies na merong babies, pwede kang gumawa ng channel tulad ng channel na to. Hindi naman ibig sabihin na gagayahin mo ito. Yung Cocomelon YouTube channel. Ito ay pambatang channel na merong 145 million subscribers. So, diba meron ka na agad idea? So bago natin yan ipagpatuloy, so ka pwede na bang pasubscribe sa aking channel? And pahit naman ang notification bell para lagi kayong updated sa aking bagong video. So ipagpatuloy na natin. Dapat nating sagutin ang tanong na why. Bakit ka nga ba nagbablog? Pampalipas oras ba? Gusto mo lang ba? O ano pa? Siyempre, sisikat ka talaga kapag ka nag-vlog ka. So, siguraduhin natin na gusto talaga natin ang pagbablog. Next is where? Sagutin natin ang tanong na where. So, kung balak mong vlog ay adventure, kung sa labas ka naman magbablog, ay ilock screen natin para naman hindi pa iba-iba ang lightning ng ating camera. Yung tipong kapag ka gumagalaw ka, ay paiba-iba ang lightning. Medyo malabo, medyo madilim, at biglang lilinaw. Ako dito lang sa labas kasi hindi ko na kailangan ng ring light. So habang nag-start pa lang tayo at meron na tayo agad pambili ng ring light or magandang camera, mas maganda yan. And microphone. Pero kung wala tayong pambili, ay hindi naman yan magiging hadlang. Dahil ako sa pag-filming ko ay gamit ko lamang ang cellphone, pati na rin sa pag-edit. So kalight naman ang video na to and then pagpatuloy na natin. So kung meron na tayo, nagmga nabanggit ko, mas mainam na nakakapag-post tayo ng regular video. Kunyari ay once a week or twice a week. Kung sobrang sipag mo naman ay pwedeng everyday. So mas maganda kung regularly tayo nagpo-post kasi magiging consistent tayo. So para sa akin, prepare ko yung twice a week. Kasi hindi maganda kapag kami namadali natin ang pag-upload ng mga video. Kasi kung bibigyan natin ito ng oras, kunyari twice a week tayo nag-upload, ay magkakaroon ng quality ang video natin. So, kung pagtutuunan natin ang pag-film, pag-i-edit, ito pa ang simpleng bagay na dapat nating tandaan. Make sure lang na full battery tayo, kaya naman hindi tayo low bat kapag ka tayo ay nag-shoot. Punasan din natin ang lens ng ating camera para hindi naman ito blurry. Alam mo bang mas malino ang back camera kaysa sa front camera? So, ako ang ginagamit ko ay ang back camera. So, kapag gagamitin natin ang back camera, kailangan din natin nakatingin sa lens. Ganito ang style ng video mo kapag di tayo nakatingin sa lens. Pero doon din natin na nakalandscape ang ating phone kapag ka tayo ay nagbablog. Dahil kapag ka yan ay nakaportrait, ay ganito ang kalalabasan. Merong unknown sa gilid, merong hindi na-occupied. So, sana nakatulong sa iyo ang video na to?
Kaya huwag nang kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment sa aking video. Ito pa ang isang video na dapat nating mapanood, paano kumita sa TikTok. Huwag nang kalimutan na i-click ang yellow button na yan at pa-subscribe na dyan. Salamat for watching!